Justice Cecilia Muñoz Palma High School. Sa Justice Cecilia Muñoz Palma, tuloy ang edukasyon, sulong edukalidad. Premyadong paaralan sa ikalawang distrito ng Lungsod Quezon, itinatag noong 1994 at tahanan ng ilang libong mag-aaral at 300 mahuhusay at dekalibreng mga guro. Punong guro't pamunuan, mga guro at mga unyon ng guro na may puso't kaagapay sa pagtupad ng mithiin ng paaralan. Taglay ang mga makabago at inobatibong mga pasilidad para sa paghahanda ng mga kompetitibo, may kasanayan at handang mga mag-aaral. Pangdayan ng isip at angking galing ng mga kabataan na handang maglingkod at mamuno sa bayan. Tagapagsulong ng mga makabuluhang programang pangkabataan at pampamayanan tulad ng Continuous Improvement Program, Project Bridge at iba pa. Sa pandemya at iba pang mapanubok na panahon, laging handa at tutugon sa pagbibigay ng dekalidad na edukasyon. Sa taong ito ay handog ng Justice Cecilia Muñoz Palma ang mga modalities na tutugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral, ang online learning modality at modular learning modality. Magandang araw! Ako si Ma'am Vanessa at malabot po namin kayong tinatanggap sa paaralang sekundara ng Justice Cecilia Muñoz Palma. Ang paaralang kumakalinga at tumutugon sa mga hangarin na maabot ang dekalidad at libreng edukasyon. Ako si Sir Kevin. Sa paaralang sekundara ng Justice Cecilia Muñoz Palma, tuloy ang edukasyon. Ang paaralang sekundarya ng Justice Cecilia Muñoz Palma ay bukas sa lahat ng mga kabataan ng Lungsod Quezon na nais mag-enroll bilang Grade 7, Grade 8, Grade 9 at Grade 10. At hindi lang yan, ang paaralang ito rin ay nagbibigay ng oportunidad sa mga nais magpatuloy ng pag-aaral sa pamamagitan ng Alternative Learning System o ALS. Para naman sa mga mag-aaral na nais mahasa pa ang kanilang kasanayan sa signaturang matematika at siyensya, ay naghahandog ang paaralan ng STEM, Science and Technology, Engineering and Mathematics. Tandaan lamang ang mga requirements na ito upang makapagpatala. Sa gitna man ng pandemya at subukin man ng hamon ng iba't ibang panahon, ang paaralang ito ay patuloy na maglilingkod.
At sa taong panuruang 2021-2022, ang Justice Cecilia Muñoz Palma ay patuloy na magiging instrumento sa paghubog at pagpapaunlad ng kaalaman sa mga kabataan ng lungsod Quezon. Ang ating paaralan ay maghahandog ng dalawang uri ng modalities o paraan ng pagkatuto o pag-aaral. Nariyan ang online learning modality at ang modular learning modality. Tama ang narinig nyo! Ang online learning modality at ang modular learning modality. Ano nga ba ang online learning modality? Ito ay isang paraan ng pagtuturo na ang guro ay gumagamit ng internet connection upang maihatid ang mga aralin sa pamamagitan ng desktop computer o anumang electronic gadget. Ang mga mag-aaral sa ganitong pamamaraan ay dumadalo sa kanilang klase sa pamamagitan ng pagkonekta sa mga link o virtual classes sa isang asignatura. Ang mga mag-aaral sa pamamaraang online ay kinakailangan may sapat o malakas na internet connectivity. Oh, malinaw po ba ang online learning modality? Ngayon naman ay dumako tayo sa modular approach o pamamaraang gumagamit ng module. Ang module ay isang uri ng sulatin o lipo ng mga aralin na nakatala sa isang booklet o maliit na piraso ng aklat. Naglalaman ito ng mga paksa at mga gawain na may kinalaman sa aralin. Sa tulong ng iyong magulang at nakatatandang kapatid, ang module na ito ay iyong sasagutin batay sa aralin. Ang ating pong paaralan ay laging magbibigay ng abiso sa araw ng bigayan at pagbalik ng mga module. Tandaan ang mga schedule na ibibigay sa inyo ng ating paaralan. O malinaw na ba sa inyo ang dalawang learning modalities? Kung gayon, narito ang mga pamamaraan upang kayo ay makapag-enroll at maging bahagi ng Justice Cecilia Muñoz Palma High School. Handa na ba kayo? Narito ang mga link na dapat ninyong pindutin o sagutin upang kayo ay makapagpatala o makapag-enroll. Para sa baitang pito, narito ang link sa pagpapatala. Ito naman ang para sa baitang 8. Para naman sa baitang 9, narito ang link. At narito ang para sa baitang 10. Pero teka lang, pakatandaan din na una, para sa pagpapatala sa taong ito, mahalagang nauunawaan ninyo ang dalawang modalities o pamamaraan. Ikalawa, isang beses lamang magsasagot sa enrollment link. At ikatlo, kapag nakapagsagot na ng link, ibig sabihin ay nakapili na kayo at hindi na maaaring baguhin ang napiling modality o paraan ng pag-aaral. Sa may mga katanungan, ay makipag-ugnayan lamang sa bawat gurong tagapag-ugnay ng bawat baitang sa pamamagitan ng pagmensahe o pagtawag sa kanilang numero mula Lunes hanggang Biyernes. Sino-sino nga ba ang mga gurong tagapag-ugnay sa bawat baitang? Narito sina Binibini Melanie J. De La Cruz, gurong tagapag-ugnay ng baitang 7. Si Binibining Lourdes Q. Pasila naman ang gurong tagapag-ugnay ng baitang 8. Narito ang kanyang numero. Para naman sa baitang 9 ay narito si Ginoong Edwin D. Pasuki. At si Ginoong Niven A. Fernandez naman ang tagapag-ugnay ng baitang 10. Narito ang kanyang numero. Malinaw na ba sa inyo ang ating modality, enrollment at proseso nito para sa inyong pagkatuto? Tandaan, sa anumang hamon ng panahon, ang edukasyon ay laging susulong. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Maghanda na! Halina sa ating paaralang sekundarya ng Justice Cecilia Muñoz Palma. Sa patuloy na pangunguna ng Department of Education mula sa Central Office, Regional Office, sa tulong ng Schools Division Office, Lungsod Quezon. Sa walang sawang suporta at pagtugon ng ating lokal na pamahalaan, sa laging mabilis na aksyon ng pamunuan ng Barangay Payatas, sa mga masisipag at magagaling na teaching at non-teaching personnel ng ating paaralan, hangad namin ang patuloy na paghatid ng ayudang pangkaalaman.
Kaya patuloy namin kayong hinihikayat na kami ay inyong samahan. Upang patuloy na harapin ang nagbabagong hamon ng paghati ng kaalaman at edukasyon. Sa tulong ng pribado at pampublikong sektor ng ating lipunan na lagi nating kasama at kaagapay. Ang parang ito ay patuloy na magiging instrumento sa pag-abot ng mga pangarap ng kabataan sa lungsod Quezon. Kaya maghanda na! Halina sa paaralang sekundarya ng Justice Cecilia Muñoz Palma. Tuloy ang edukasyon, sulong sa kalidad.